Kevlar helmet, bulletproof vest at M203 grenade launcher. Ilan lang yan sa mga profesional na gamit na nasamsam ng NBI sa safe house ng Alvin Flores Gang sa Bulacan. Samantala, absuelto na rin sa kasong kriminal ang doktor na nagbago sa mukha ng napatay na leader ng gang. Nagpapatrol man makabagal. Ilan lang ito sa mga gamit ng Alvin Flores Robbery Gang na narecover ng NBI sa safe house sa Plaridel, Bulacan noong Biyernes. Bakas sa mga gamit kung gaano kaprofesyonal ang operasyon ng grupo. Ito pong mga plate number na naririto were already identified as plate numbers used in other operation. Ito pong tatlo ay sa Walter Mart at ito pong apat namang ito operation nila sa Greenbelt. Kasama ito doon sa Greenbelt because may glass pampa dito. Ang 100 rounds na Kaliko submachine gun at M203 ginamit din umano sa Greenbelt 5 robbery. Naka-level 4A plate ang bulletproof vest habang ang helmet nila panggerang Kevlar. Ito yung hindi tumatagos yung paski Armalite. Nandyan din ang taxi signage na cover sa getaway at surveillance vehicle sa nakawan. May mga information tayo na si Flores ay mayroong taxi company. So hinahanap pa natin yon. Nasa safe house din ang postal ID ng kapatid ni Alvin Flores na si Marlinda Flores na may alias na Maylin Villamor. Isa lang ito sa mga alias na gamit ni Marlinda sa pagrenta ng safe house at paghahanda ng gamit sa holdapan. 5 pang miyembro ng Alvin Flores Gang ang pinaghahanap ngayon ng NBI. Isa ang tiniyak ng ahensya sa pagkamatay ng leader na si Alvin Flores pati ang kanyang mga tauhan at pagkakadakip ng iba pa, hinding-hindi na raw makakabangon ng grupo. Samantala, inabsuelto na ng NBI ang doktor na umopera kay Alvin Flores na si Dr. Dominador Pedrasio. Lumitaw kasi na nagpanggap na ibang tao si Flores sa medical record ni Pedrasio. John Carlo Chavez o JC Chavez at isang bakla ang pakilala ni Alvin. Sa plastic surgery, lumalim ang talukap ng mata, tumangos ang ilong at nagkaroon ng dimples si Flores na malayo sa kanyang larawan bago ang 11 oras na operasyon. Pinatunayan din ng NBI na si Alvin Flores nga ang napatay nila dahil sa tatak ng tattoo nito sa dibdib. Sa Cebu naman, pinadala na sa kaanak ang mga abo ni Alvin. Iuwi ito sa bayan niya sa Kalumpit, Bulacan para tuluyan ng tuldukan ang kontrobersyang kinasangkutan ng kanilang pamilya. Maan makapagal, patrol ng Pilipino.